So hello mabuhay mga kaibaik, konting tips lang regarding dyan sa mga nagtitrending na video natin ng mga nag-e-bike. So ayun mga kaibaik, since dahil nga wala tayong register, hindi tayo nakarehistro, wala tayong lisensya mga kaibaik, kailangan pa rin nating sumunod sa batas trapiko. Kasi gumagamit pa rin tayo ng mga national road. So ibig sabihin, once gumamit tayo ng national road, may tendency na kapag malikot kayo sa kalsada, may possible na magkaroon, mag-cause ng aksidente mga ka-e-bike. So ayun, meron kasi tayong rules sa kalsada na meron tayong fast lane at slow lane mga ka-e-bike. So pag meron kayong napansin sa kalsada, sa mga nag-e-bike dyan mga ka-e-bike, kailangan dapat halimbawa nasa right lane kayo tapos two lane yan. Meron siyang fast lane, meron din siyang slow lane. So kung mabagal ang takbo natin, mga ka-e-bike, lagi lang po tayong nasa right side. Kasi ang right side is slow lane po yan. Hindi po tayo pwedeng magbabad sa fast lane. Kasi dyan po yung mga overtaking lane yan, kumbaga mga ka-e-bike. Lalo yung mga apat na linya, tatlong linya, huwag po tayo laging nasa gitna. Hindi po tayo pwede dyan mga ka-e-bike dahil national highway po yan. So magkukos kayo ng traffic or magkaroon pa ng aksidente mga kaibike sa mga wala pang alam regarding dyan sa mga traffic rules natin. So ito yung mga tips na kailangan nyo sundin mga kaibike. Iwasan nyo po na magbabad kayo sa fast lane. Lagi lang po kayo nasa right lane. Kasi para maiwasan din natin yung mga aksidente mga kaibike. So nasa atin din mga e-bike user, kaya napag-iinitan tayo at pinaghihigpitan tayo ng gobyerno dahil sa mga pasaway din ng mga ibang e-bike user. Actually, hindi naman lahat mga ka-e-bike. Hindi naman lahat pasaway. Meron lang mga ilan-ilan talagang pasaway na talagang matigas ang ulo. So, ayun, meron tayong nakita ng mga video na talaga nagka-counterflow pa, nag-overtake pa. So hindi nyo kailangan mag-overtake mga ka-e-bike, lalo't pagka mahaba yung o-overtakean nyo, yung lalampasan nyo. Hindi naman mabilis ang e-bike mga ka-e-bike, baka may mangyari pa dyan, magkasalubong pa kayo na nasa kabilang linya, magkaroon pa na aksidente. So iwasan natin yung mga ganong senaryo mga ka-e-bike. So para iwas aksidente din mga ka-e-bike, sumunod tayo sa traffic rules mga ka-e-bike. So para hindi talaga mapag-initan yung mga e-bike, kasi alam naman natin mga ka-e-bike na talagang malaking tulong sa atin yung electric bike dahil napakatipid talaga kung kutusin, lalo sa mga business pang service araw-araw gamit ng pamilya natin. So ayun lang mga ka-e-bike, sumunod lang tayo sa traffic rules, huwag tayong pasaway sa kalsada para hindi tayo lalong mapag-initan ng mga ang ating mga LGU or sa LTO mga ka-e-bike, kasi pasaway talaga, maraming pasaway. So ayun mga ka-e-bike, yun lang. Maging responsable tayo pagdating sa kalsada. So maraming salamat. God bless.